Sa pagtataya ng Okta Research Group, posibleng pumalo na lang sa 300 hanggang 500 sa huling bahagi ng Marso ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa bansa kada araw. Medyo nag-slow down yung pagbaba nila. Inaasahan natin na patuloy pa itong bababa by end of March. Posibleng baka mga a few hundreds na lang yan, baka 300 to 500. Tulad na nakita natin noong December last year bago pumasok yung Omicron. Apat na lungsod sa Luzon ang maituturing na very low risk sa COVID. Angeles, Dagupan, Lucena at Olongapo. Habang karamihan ng highly urbanized cities sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang buong Metro Manila ay nasa low risk. Ang Puerto Princesa at Iloilo City naman ay moderate risk. Nag-i-improve naman lahat ng mga numbers nakita natin. Hopefully, by end of March or first week of April, talagang mababa na yung mga numbers natin. Ayon sa DOLE, bagamat nasa ilalim ng Alert Level 1, dapat sumunod pa rin sa minimum health standards tulad ng pagsusuot ng face mask, habang pwede pa rin magpatupad ang kumpanya ng alternative work arrangements. Paalala naman ng isang infectious disease specialist, huwag magpakakampante. Yung mga na-booster, at less ang severe na pag-develop ng COVID, at less talaga ang hospitalization. At napaka-importante nito, especially among the vulnerable population. Nandito pa rin yung COVID, there's still continued community transmission. Suportado naman ni Solante na miyembro rin ng Vaccine Expert Panel ang rekomendasyon ng VEP na magbigay ng ikalawang booster shot sa senior citizens at immunocompromised na mga individual. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na patakaran kaugnay nito ayon sa National Vaccination Operation Center. Target ng gobyerno ang itaas sa 70 milyong Pilipino ang bakunado kontra COVID sa katapusan ng Marso. Base sa huling datos, higit 63 million ang fully vaccinated sa bansa. Nasa 10.5 million naman ang may booster o dagdag na dose. Sa darating na ika-apat na malawakang National COVID Vaccination Drive, 1.8 million doses ang target ibakuna mula March 10 hanggang 12. Kaninang umaga lang, dumating sa Pilipinas ang halos 4 na milyong doses ng Pfizer COVID vaccine para sa mga individual na 12 years old pataas. Ito ang pinakamalaking single shipment ng bakuna kontra COVID sa bansa na donasyon ng Amerika. Vivian Gulia, ABS-CBN News.